Porteos at kasama ko si Ginoong Ariel Torgo tungkol po sa naibato sa ating usapin tungkol sa giting na nakita ng isang bumisita dito sa bayan ng Porteos at ito ay isinangguni agad sa na-post ito sa social media at naka-attention ito sa local government unit ng Porteos at gayon din po sa barangay official ng barangay Aluyon at kasama ko ngayon si Ginoong Ariel Torgo tungkol sa usapin dito. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din, sir. Kumusta po? Ano po yung una ninyong ginawang action noong makarating sa inyo yung usapin tungkol sa GT? Hindi nga po, habang po kanina na nabuta ko sa tanggapan si Kapitana Heidi Ayuso na kung saan nag-report sa tanggapan para puntahan namin yung area na may report na tungkol sa pagkakwari ng GT. Kung saan, hindi naman kami nabot ng halos isang oras lang mahigit. Kami pumunta rin sa nabanggit na lugar. May kasama akong dalawang pulis sa katauhan ni Mr. Fusilata. Yung isa, hindi ko kasi nung kapilid dahil hindi saan kami lang sa tatlong staff po dito sa opisina. Yung ang pagkakit namin ng Aluyon, puting bato, na kung saan nado kinuha yung mga bato, nadaan talaga may bato. Pero mali doon sa report na nauna, na ang nasabi yung bato daw ay aabuti ng 20 cubics. Pero nakapag na kami naroon na sa area, yung estimate ko, aabuti lamang siya ng mga 5 cubico. Kayo ba, pwede po bang makahingi ng mga larawan kung gusto sa mga nakita? O base sa mga nakita ninyo at base rin doon sa... May picture naman ako rito. Kaso nga lang yung dalawa, siguro na-delete ko noong isang araw, isa na lang. Dahil nung aming picturean ay ang tayo niya medyo kumbaga kalahati noong pagkakasalansan noong giting ay lubog sa tubig. Pero talagang sakit ako naman na yung talagang aabot nila ng 3 hanggang 5. Basta pinakamami nilang 5 pero hindi. Dahil nga may kasama ko dalawang pulis sa iba'y barangay kagawad ng Aluyon na naroon na mismo ng porting namin dahil yung pala siya pinauna ni Kapitana para bantayan at baka nga kung may dumating na bantaw may dalang baka, ikarga na at dalhin dito sa bayan. Dali palang batong iyon na kinuha sa puting bato, at yan dinadala sa akin ginagawang pantalan, kumbagay pang dagdag na pang reprap. Yun. Yun po ang nabanggit ninyo kasi parang mayroong ibang pahayag, parang hindi magkatugma yung pahayag ninyo mula dito sa inyo at dun sa opisyal. Mayroong opisyal na bumisita doon na ibang pang mayroong parang hindi magkatugma ang pahayag. Kaya sa mga susunod, posibleng bisitahin ko o kasumahan ng ibang media para bisitahin dito at makita nga talaga po. Pero sa sabi nyo na almost 5 cubic lang siya ang inyong nakita. Ano po yung plano ninyo doon sa inyong nakita? Yun may kung tutusin sa atin talagang regular na sitwasyon, yun may una-una tinanong ko muna kung sino may-ari ng lupa na pinagkukunan. Yun, nabanggit nung isa kong kaharap dun sa passengers terminal nung nakarating Huwebes na yun, yung bali kamag-anak niya yung kumukuha. At yun sa kamag-anak din nila, yung lupang yun na kinukuha niya ng UDK. Na kung saan, kinukuha ito sa Niugan. Malayo dun sa ating yung puting bato na mismo na kung saan ito yung ating magiging tour sa tatasyon po pinang panahon. Na yun din nga, may nagtulat din nga na doon daw nga mismo sa puting bato kinuha. Pero sa tatasyon, buhat doon sa mismo Niugan na pinagkukunan. Ang distance nito ay abutin ng mga 50 meters. Ang layo. Kung halimbawa dito sa kumulong sa iyong puting bato, yung pinagtitindigan, itinabi sa baba yung may porsyon ng Niugan na maliit lang siyang loob. Na doon sa Niugan ngayon, halos pagdating mo sa dabing dagat, lalakad ka lang ng mga 5 to 10 meters, may makikita ng mga umpuk-umpuk ng bato na pagkakit lang katataas. Yun ang siyang tinitibag ng may-ari ng lupa. At siyang hinahakot papunta sa dagat para kung siguro yung maiipo na sila lahat sa totally dahil niya sa bayan. Sa buhat ng Huwebes na yun, hanggang ngayon, wala pa sila na-ibiyay sa bayan. Pero, yun na, ayun po, kasi as part of the environment natural resources na ating pinag-iingatan ito, at meron din tayong PMRP, ito pa ay
bago sumakit ang PMR, ito ba ay dumaan dito sa opisina ninyo para magkaroon ng minimalaan ng permit? Kasi hindi rin dumaan ito sa barangay. At ito nga po ay nabanggit din ni Kapitana na hindi talaga dumaan sa kanila. Kaya nagulat din sila. Kaya nga noong nag-report din sila sa inyo, mayroon bang kaukulang permit ito sa inyo? Ay, wala rin. Wala nga permit na permit. Pagi sa barangay, pagi dito. Basta umiro si Kapitana nung Webes na yun, doon pula namin nalaman na mayroong activity na pagigiting doon sa nabanggit na sityo, puting pato. Yun yan. Balikan ko rin po kayo. Balikan ko pa rin po kasi sinabi ninyo almost 5 cubits lang ito. Pero yun, sa part namin, nag-investigan po ako at mismo nakausap ko rin yung ibang tao. Dito ay almost 10 cubits. Talagang 5 cubits lamang. Sige po, Alata, sana po ay pagbisita namin o pagbisita ko doon ng ibang grupo, eh makita naman talaga na 5 cubics lang ito. At ano po yung gagawin nyo sa bato? Eh, kanina, umaga, galing ako mismo doon sa kapatid noong may-ari ng lupa. Dahil yung magulang pala noong ngayon ay yung matagal nang kumbaga matagal lang namatay. Hindi ngayon, meron mga kapatid na siya lang namamahala ng nabanggit na lugar. Kung saan nga, yung lupa rin lang kinukultiba ngayon hanggang sa ngayon, wala pa rin titulo o stewardship o tactics pa lamang. Dahil kung magandang panong ngayon, di parang ang kalaan ng kalimang magulang. Kung saan nga, nagtirin ng niyog. Tapos ngayon, mayroon na balita mamimili ng giting. At di naisip pa nila, pandagdag, hanap po nila yung giting dahil ang katwiran nila, may galing sa sariling lupa, mas pa wala pa halimbang papel. Kaya, sila naman sa loob na kumuha. At yun may kumagay isipin natin, pagdating sila naman sa ganung mga pangyayari na yung mga patong yung nanagla doon, gagawin natin sa atin ang ating pantalan para sa ikagaganda ng ating bayan. Ang sa ganang akin, siguro kung atin lang, kasi hindi nalimbaan sa DNR, hindi malapakulang kukuhasan ng permit na yung tatawag ng ACC, kung ano pong mga papel na kailangan para sa aktual na makapag-operate doon sa nabanggit na lugar, siguro pag sa ganang akin, focus nila siya natin doon sa may-ari ng lupa na hindi naman doon makarihan niya kukunin. Ang sabi nga nila sa akin, yung nato sa tubig, tapos yung may hapot pa sila kundi sa liugan, yun lamang ang kanilang kukun na kumbaga sila nakabali na dito sa kontraktor, yung may kontrata ng pier, at nakakuha nga sila ng pera. Kasi nila, yung pagkabihan, tigil na talaga sila. Kagagalan nila dito kanina, nakakuna lang siguro sa inyong mga kalahating oras. Okay po. Yun po yung katwiran nila. Pero yun po, support ng ating isang pangalaga ng inang kaligasan. Sabi nga ninyo, it's considered na sa pagulad ng ating, na, sa pagpapaulad o pag-improve ng ating bayan, ay... Consider na po yun na sabi nyo ay kahit wala nang permit. Eh, nangyari na. Kaya wala na siguro yung... consider siya naman natin na... Tinga, sabi mo ha. Pusin nila nila yung kanilang na kuha ngayon. Huwag lang muna kumuha. At ngayon, sila yung pupunta sa DNR. Pusin ibibigay ng ACC para mabibigay nila pa kumuha. Something po. Ay sa usap naman sa mga consideration po at rin na po tayo consideration na sa pagbundan na ating bayan. Pero hindi pa bago magpatuloy ang mga proyekto ay mayroon dapat na pinagkukunan ito na may dapat na pagkunan at ito ay magkaroon ng permit para sa ganung mga activity. Kung ating kukunin talaga ngayong legality, mas maganda nga talaga may mga problema na bago mag-operate. Eh, ang problema natin, siyempre, yung mga tao, kung alam na may project, may makakusap na tao, sabi mo, Brad, alam mo, baka mayroon ka dun sa inyong lugar, maraming available na ganitong giting, hindi yung ating pantalan gagawin. O siyempre, alam mo, kagaganong pangyayari yan,
siguro isa sa tingin niya medyo nagkasundo sa presyo, kaya siguro nag-offer siya doon sa kanilang lugar kunin. Nakulsa niya, hindi rin siguro pahagip niya na wala pa nga siyang pinanghawakang situation, lalo mala sa barangay, kung dito pangalawad siya ang tanggapan, pato sa isuwing na bago nga siya isuwan ako ng mga dokumento o mga certification para bago sa makapag-operate. Eh ngayon, eh ina nga, nakapag-operate na siya, kung saan may nakuha na nga silang ganun kadami ng COVID, eh ano pa ating mga way ba ilan, nado na sa dagat, nado na kaysa halimbawa kundi kapitana, pero ang sabi ko nga kapitana, yung area, nangyari sa area mo, nasa yung desisyon. Kung ikukunin mo, dadali mo sa barangay mo at kung anong doon ang project mo gagamitin niya, nasa sa inyo. Ngayon, kung ikaw naman medyo naawa ka sa risiko ha, at talaga naman, kaya naman ko na para dalhin doon sa gawin natin yung PR, siguro atin may bigyan ng konsiderasyon. Ngayon, pag-uusap-usap, pagbawa po nila akong patawag, ikaharap ako sa kapitana, yung may-ari ng bato na kung saan doon kinukuha, pag-usapan para maging legal yung susunod niyang pagkuha. At ito po, sir, hindi lang usapin sa gito niya kasi more on na pinag-usapan sa proyekto dito sa Subong Dayos ay meeting. Lalo rin kayo sa mga tulay na nakita natin kasi hindi lang po naman ako yung pinapasa sa akin kung ano ang nangyayari dahil ito ay sa usapin ng pagkasira ng kalikasan. Kaya kayo pa ay nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-survey kung ano talaga yung nangyayari lalo rin sa usapin ng mga proyekto. Ito ba ay nagpapaalala ba kayo sa mga kontraktor na kinakailangan kumuha ng mga permit kung kayo ay kung sila ang may gagamitin na mula sa ating kalikasan? Ay wala, wala sila ba sila ay kung sila nga ang kontraktor, hindi na rin nag-report sa amin tanggapan. Basta malalaman namin, nag-istar na sila. Pero pag nakita pa namin, nakos pa namin na medyo may proseso, hindi ko mo kontraktor, maaaring sila kung sila kuha. Kinuha. Itong ating dito, kaya mo naman panag-usap dahil kaya nga iba medyo umbisan parang medyo sumasama ang damdamin. Kagaya na yung nga nakuha sa puting bato. Ganun karami kinuha ang giting dito sa Biyabit. Ila dyan sa Pulilyo, yung nag-ilangatan nyo na tarumalan sila in a refrap. Sa tapos ng project, wala naging issue. Oh. Yung galing din ko kanin-kanino, kaya medyo parang sumasama rin ang dami noong tagapot yung bato sabi nga niya kung kailan nga si magsimula at kumano may nagtimbira doon sa kanila. Bakit nga nakikita nila sa bayan? Ang dami dyan mga ginawang mga radar control, mga kung ano, mga tulay, napakapos sa tulay, yan, refrap sa bundok, wala naging isyo. Tama po naman yung kanila ba? Tama po yung kanila sa loobin at natural na maramdaman nila yun. Pero yung support ninyo dito sa inyong opisina na kayo yung dapat na mamahala sa natural resources natin, ano po yung dapat na hindi po man ay ginagawa ng ninyong action? Kami naman nga, kaya na yan, alam ni Inaimat na kami nga halos kapag may pagkakataon, kami talaga nagkakanap ng mga IEC nga, bawat sityo, bawat barangay na, lalo na tayo pagtala sa pag-unlan, gusto namin malaman nila yung mga tamang proseso, pagkukuha mga panuklaseng mga mineral na resources sa ating bayan. Dahil hindi ito po nga, basta project ng gobyerno, basta pera ng pera. Kaya ako, lalugin din po, kinakailangan din po kasi dito sa atin, maraming mga natutuwa, bagat na kinakailangan din dumaan sa DPRC o sa pre-prior consent na kinakailangan at ginagalang din nila. At yun, sa bahagi ito ninyo, kung sila ay hindi din bumabayan tungkol sa ganyan pag-extract ng mga yamang kalikasan, ay posibleng kayo din dahil kayo yung nangangalaga. At isa pa rin po dito, yung bahagi nito na ang daming nagaganap dito sa atin about sa pagkuha ng yamang kalikasan na pagsira sa ating kalikasan, pero mayroon na bang napalusahan tungkol sa pagkasira ng kalikasan about sa pag-iiting, sa pagkuhang, sa paggagrama? Sa panahon ngayon wala pa dahil una-una nga sila naman ay hindi nang dispensa sa amin tanggapan, hindi mas amin tanggapan sa barangay ko sa nakakasarot na sila yung nagsasabi na yun nga, ganun, sasabihin daw lang, tatapusin, pagkatapos hindi nakukuha. Ikaw naman si Frigang, puro unitarian na
pabor, eh, yun ang maraming ginagawa. Pero ang amin talaga ang kinukuha sa panahon ngayon, lalo medyo naghihigpit talaga, eh kami bukod sa amin nasabihan, pinapadala namin na sulat. Kami dito, sa tutula, may mga nakagayang huli kami mga sulat, papadala namin yung mga atis na nagkagrapa sa ilaya para natutali patitilyan. Dahil ang una-una nga pagka, dito may mga kontraktor, yung ating mga dapat na gamit ng mga buha ng grapa. Galing sa tracer, dala na nilang galing pang bayan, galing rin yan eh. Infanta, yung galing sa galing sa lalag, yung ating nga dito mga materyales ay local. May mga alaw na mga buso, may mga malalambig na batong na kung saan nga, yung nga naging sandi na pagkabilis pagkasira ng ating kalsado. Salamat sir at kasi po kayo ay pinokontak din ng aming